hangin noon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya'y ang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kagaya ay ang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudeya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito,
Yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumamang kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha ninyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalayan niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Tumayo po tayo. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti
at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. Hindi na po bago sa atin ang ebanghelyo natin ngayon. Pagmamahal sa kaaway. Hindi na rin bago ang katotohanang kung tapatan at tapatan din lamang, masasabi nating hindi naman natin talaga minamahal ang ating kaaway. Ipinagpapaubaya na natin ito sa mga banal. Yung mga may sapat na kakayahan. Alam din natin kung ito ang ultimate litmus test ng ating pagiging Kristiyano, hindi natin ito papasahan. So ano nga ba ang bago? Ano ang bagong katuruang maaaring masabi para maantig naman ang ating kalooban na subukan nga ito? Ang sagot po, wala. Wala pong bagong katuruang pwede pang sabihin na baka sakaling kumurot naman sa ating mga puso para mahalin ang ating kaaway. Ang nasabi na noon ay siya ring sinasabi sa atin ngayon. At siguro nga po, may mga ipinag-uutos ang mahal na poong Jesus Nazareno na kailangang paulit-ulit nating mapakinggan dahil paulit-ulit din naman talaga tayong nagkakaroon ng kaaway. Hindi po lahat ay matutuwa sa atin. May mga kalooban ho talagang pinaghaharian ng suklam. Pero may mga kalooban din ho namang pinaghaharian din ng pag-ibig. Maaaring ang nasusuklam ngayon ay dati ring umiibig. At ang umiibig ngayon ay dati ring nasusuklam. Wala naman pong perpekto. Kaya maging sa bahaging iyon, ang pagkasuklam ay wala ring pumeperfect. May mga pagkakataon lamang na na-entertain natin ang love at may mga pagkakataon ding ang na-entertain natin ay hate. Nagkakaiba-iba lamang po tayo sa antas at tindi ng parehong pakiramdam. Alin po ang mananalo? Kung alin po ang mas nabibigyan mo ng pagkakataon, kung alin ang dedesisyonan mong aatendan. Hindi naman po sinabi ni Jesus na gustuhin natin ang ating kaaway. Ang sabi po niya ay mahalin sila. At idugtong na natin, marahil gaya po ng kanyang ipinakita. Ano po ba ang kanyang ipinakita? Pagpapatawad. Pag po kasi pinapatawad natin sila, inaagaw natin sa kanila ang pagkakataong lalo pang magkasala sa atin. Kung tinugunan natin ng pananakit ang pananakit nila sa atin, mata sa mata, ngipin sa ngipin, hanggang pare-pareho na po tayong sugatan, bulag at bungal.
pwede tayong magsimula sa prosesong ito ng pagpapatawad sa pamamagitan po ng pagkilala sa katotohanan ng nasaktan ka nga. Nasaktan talaga tayo. At yun ang ating dadamhin, ang sakit na iyon. At kikilalanin din natin na hanggang habang buhay na lang ba akong masasaktan, magkikimkim ng galit sa aking kaaway, o ayaw ko nang patuloy na alipinin ng sama ng loob. Kaya nga, for your own sake, forgive. And then, we leave the rest to the Holy Spirit. Hilingin lang natin sa Kanya, natustusan ang ating pusong mapagbigay para hindi natin ito ipagdamot sa kanila at sa ating sarili. At mula doon, matututunan nating mahalin ang ating kaaway. Gabayan dinawa niya tayo sa patuloy na pagtahak sa landas ng pagtuturingan ng may paggiliw, pag-ibig at kagandahang loob. May naalala lang akong example, ano? Tapos na sana dito. Pero naalala ko si Saint Therese of the Child Jesus and the Holy Face. Meron siyang sister sa monastery na ang pangalan ay Sister Saint Peter. Walang kasundo. Walang kasundo si Sister Saint Peter sa kanilang monasteryo. At parang yun ang naging reputasyon niya. Napoprotektahan niya ang kanyang sarili sa pangbabalya, so to speak, ng kapwa sister niya doon. Itong si Saint Therese of the Child Jesus, nagdesisyon siya sa kanyang sarili na araw-araw, tuwing umagang magkikita sila, hahandugan niya si Sister Saint Peter ng napakatamis na ngiti. So yun ang ginawa niya, no? Araw-araw, ngingitian niya si Sister Saint Peter. Noong una ay talagang pilit na pilit. At pakiramdam daw niya ay parang nagiging plastic siya sa kanya. Sa paglipas ng maraming taon eh, naging co-natural na sa kanya ang pagngiting iyon sa kay Sister Saint Peter. At ang akala ni Sister Saint Peter, talagang gusto siya ni Saint Therese. Akala niya eh, talagang she was very fond of her. At yun na rin yung nagpalambot ng puso ni Sister Saint Peter. Hanggang sa yung kanilang encounters araw-araw ay naging smooth sailing na lang yung pagiging magiliw nila sa isa't isa. Sabi natin kahapon, ang ginagawa natin ito sa ating kapwa ay isang paraan ng witnessing na nabubuhay sa atin ang Espiritong Banal. Isang paraan ng making disciples out of other people. At isa ring paraan ng pagpapatotoo. Buhay na testimonya na gumagawa ang Diyos sa atin. Idalangin natin mga kapatid sa pagtanggap natin ng banal na Eukaristiya na sa pamamagitan ng pagiging connatural na ito sa ating kapwa ng ating kindness, manatili sa atin ang dulot nitong katiwasayan ng kalooban, pati na rin ang ating sense of humor.
Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-uutos sa atin na ibigin ang ating mga kaaway. Sa bawat paglapit ang atin pong itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, hangad mo ang pinakamabuti para sa amin. Tulungan mo kaming harapin ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Esther, Lord God of all creation, for your goodness we have received the wine made offered. Fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual. Tumayo po tayo. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katawan ni Kristo aming tinatanggap, nagbibigay buhay, kaligtasang ganap, dakilang kaloob na sa bigay. Tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal na kahanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramentong banal na kahanga, tangkapin natin duway niyang biyaya. Dugo ni Kristo sa krus ay umabos mula sa sugat niya't tagilirang inunos, dugo naghugas sa salang nagawa ng taong naglilirang.
sa katapatang sumpa. O sakramento banal na kahanga-hanga, papurihan natin at lahat ng bansa. O sakramento banal na kahanga-hanga, tanggapin natin buhay niyang biyaya. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo, at ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na ikalabindalwa't labinlima ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabuninyan, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, its din, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa likod ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa lahat ng naritong nakikipagdiwang, ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nagpapasalamat lang po ako muna sa inyong presensya sa pagdalo sa banal na misa, lalong-lalo na ang kaibigan kong pari na si Father Glenn Carpe. Ayun, kumakaway siya. Galing sa El Paso sa Texas, kaibigan ko siya doon hanggang dito. Hindi ko alam na nandito siya. Sana nakapag-concelebrate, ano. Pero nag-concelebrate siya doon kasama ninyo, ano. Antayin mo ako, Father, mamaya. Huwag ka munang aalis. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at mga pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.